paano magsumpa ng isang tao. Baka nababahala kayo bakit ko sinasabi na dapat magsumpa tayo sa mga tao, ha? Pero alam nyo, normal lang naman talaga na magsumpa tayo sa mga tao na nagkakasala sa atin. Pero sana siguraduhin nyo na talagang sila yung may kasalanan. Kasi kung kayo ang may kasalanan, kayo yung tatamaan. Alam nyo yung dasal na tinuturo ko doon sa dasal para sa hustisya or dasal para magsingil ng utang, yan ay mga klase nga ng sumpa na pinapalakas natin sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa Diyos at sa Santos, halimbawa si Señor San Antonio de Padua, para mas lumakas nga yung epekto ng sumpa sa tao. So, ano ba yung sumpa, di ba? Dahil galit ka sa isang tao na may kasalanan siyang ginawa sa iyo, may karapatan ka na manumpa doon sa taong 'yan. Oo mga kapatid, alam ko yung sinasabi sa Bible na dapat magpatawad tayo, pero alam nyo, may limitasyon ang lahat ng mga tao kapag sumobra na sa pasensya ay sumpa na ang katapat niyan. Isipin nyo nga mga kapatid, pati ang Diyos ay may hangganan ang kanyang pasensya, kaya nga ay may impyerno para dyan itapon ang mga tao na sumobra na sa kanilang paggawa ng kasamaan. So mas lalo na ang tao. Meron talagang hangganan ang pasensya. Kapag nagpasensya na tayo tapos tuloy pa rin sila sa kasamaan, ay meron tayong karapatan na manumpa sa isang tao. Ang kalakasan ng ating sumpa ay nakadepende sa ating kabanalan. Kung tayo ay malinis sa ating sarili, sa ating kalooban, at hindi tayo gumagawa nga ng mga masama, sinusunod talaga natin ang kalooban ng Diyos, ay mas magiging malakas ang kapangyarihan ng sumpa na dala natin. So halimbawa, may tao na nagnakaw sa atin o di kaya ay nangutang tapos talagang iniiwasan na tayo na parang halos ninakawan na nga talaga tayo. May karapatan tayo at kapangyarihan na magsumpa doon sa tao na yan. So doon sa mismong galit pangalang natin, ay may sumpa na yan, at yung tinuturo ko sa inyo doon sa dasal para sa hustisya o dasal para makonsensya ang tao, ay mas pinapalakas lang natin yung sumpa na yon dahil nga doon sa pagsindi natin ng kandila na nagpapalakas doon sa intention natin na yon, dahil nga pinapaapoy na natin at humihingi pa tayo ng tulong sa mga santos na mas malapit nga sa Diyos kesa sa atin. Alam nyo, lahat naman ito ay direktang paghingi ng tulong sa Diyos. Pero yung mga santos ay parang mga abogado lang sila o di kaya mga advisor o di kaya ay mga intermediary messenger. Mga padron sila na naghihingi ng tulong sa Diyos para sa atin nga para mas mabilis yung makukuha nating kahilingan. Gayunpaman, ang pagsumpa sa mga tao ay hindi naman kailangan gawin sa isang paraan na mumurahin natin sila. Hindi natin mumurahin yung mga tao na sinusumpaan natin, kundi sasabihin lang natin na sana po ay makonsensya sila at hindi sila patulugin hanggang sila ay magbago sa kanilang mga ugali, magsorry sa atin o di kaya bayaran ang mga utang nila. Yun naman talaga yung point doon sa sumpa na yan. O di kaya ay mamalasin talaga sila doon sa ginagawa nila dahil hindi nila ginawa ang karapat-dapat. Lalo na halimbawa, may pera sila na hindi nila binalik. Meron naman talaga silang pera sana. Hindi lang talaga nila pinahalagahan ka, kung kaya okay lang yung sumpa na yan. Pakonsensyahin, huwag patulugin, tapos malasin. Yan yung mga pwede nating sabihin para hindi tayo sosobra doon sa singil natin sa kanila. Pero hindi tayo dapat sumobra na parang gusto na lang natin sila mamatay o di kaya idadamay na lang natin lahat ng ibang pamilya nila kahit na wala naman kasalanan yung mga pamilya nila. So yung mismong tao na involved or mga tao na involved lang yung susumpaan natin. Para sa dasal, para sa hustisya, ay sana maklik mo ang link sa description ng post na ito para malaman mo kung ano yung sinasabi ko para palakasin yung sumpa mo doon sa tao na nagkasala sa'yo. Meron din kaming dasal para nga doon sa pagsingil sa utang. Tapos kung gusto nyong mas palakasin pa, naaalayan talaga natin ng ritual ang tao na yan para malakas yung epekto ng dasal mo. Para palakasin talaga natin yung sumpa, meron kaming ino-offer na premium service ng ritual para sa hustisya o di kaya ritual para pampakonsensya o pagsingil sa utang. May bayad po ang mga yan kasi mga premium service ang mga yan at nakadepende ang bayad sa kung gaano kalakas ang gusto mong epekto sa kanila. Tama lang din na magpasensya mga kapatid, pero tayo kahit na hindi tayo dadaan halimbawa sa abogado o di kaya sa husgado, basta tayo ang nasa tama ay pwede pa rin tayong makasingil sa tamang hustisya sa korte ng langit, ng mga puting engkanto at ng mga kaluluwa. Para sa mas maraming impormasyon ay sana maklik nyo ang links sa post description. Karapat dapat lang sumpaan ang mga tao na sumobra na sa kanilang kasalanan. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.